Nandito po tayo ngayon sa farm, ano? At ang ginagawa natin, may dala-dala tayong knapsack sprayer. At sa knapsack sprayer, may insecticide po tayong nilagay, ano? Sinunod lang natin yung recommendation doon sa label. Ang ginagawa natin ngayon, nag-i-spray po tayo ng insecticide sa ating itinanim na niyog. Ang purpose lang po ay para makontrol ang Brontispa na insekto na nasa ating mga itinanim na niyog. So paakyat po ito papunta dun sa taas. Nagtanim po tayo dito ng dwarf na takunan. At ang purpose po natin dito sa channel is i-document yung magiging progress ng ating mga alagang niyog dito. Medyo mahirap kasi mabigat yung sprayer at paakyat, no, sloping yung area natin. Pero kailangan natin gawin to para maprotektahan yung ating tanim. Kung tayo mag-i-spray, siguraduhin natin na early in the morning para hindi po masunog yung dahon ng ating mga halaman. Ayan. I-explain po natin kung ano po yung Brontispa at ano yung epekto niya sa ating mga itinanim na niyog. Good morning mga kadwarf, ano? So nandito tayo sa area ng farm kung saan may patag na lugar, ano, at kung saan tayo nagtanim ng dwarf. At meron din tayong pupuntahan mamaya na area doon sa sloping, no? Pero yung purpose natin ngayon ay mag-i-spray tayo ng insecticide. Kasi kahit pa before natin tinanim last week yung seedlings natin, ano, nag-spray tayo, no, bago tayo nagtanim. Pero nakita natin na nangitim, no, itong pinakabata na dahon ng ating seedlings, no. At kung titingnan natin, yung suspect kasi natin is Brontispa, no. At kung titingnan natin, ayan, no. Ayaw ko lang makita ninyo. Ayan. Merong Brontispa. Ayan po siya. Maliit po na insekto. So, yan po yung Brontispa na tinatawag, at yan po ang dahilan kung bakit nangingitim yung ating mga seedlings. Importante po na pag-usapan natin to ngayon dahil po baka may mga nagtatanim ng dwarf na seedlings at kahit anong klaseng niyog, ano, at pagkatapos nilang itanim ay namamatay at sinisisi nila kung sino man yung farmer na binilhan nila o seller. Pero hindi nila alam na ito pala yung dahilan. Ayan po siya. Yan po si Brontispa. So papatayin natin yan siya sa pag-spray po ng insecticide. No, yung insecticide na spray natin, pwede generic name, cypermethrin, no? Yung pinakasikat niyan is malatayon. So mamamatay yan siya dyan. Pag-uusapan pa natin siya ng maayos habang ini-spray natin yung mga niyog na itinanim natin. Isang paraan para maiwasan natin si Brontispa, no? Isa pagpili ng seedlings, no? Okay? Huwag tayong bumili ng seedlings na gaya nito, no? Yung may itim-itim na. Okay? Lalong-lalo na yung binunot lang sa puno. No? Ayan. No? So, okay sana yung puno natin. Matanda na at malaki na dwarf, no? Pero ang problema pag dito po kayo kukuha ng seedlings, no? Hindi sa nursery na maayos, kahit pag ganito yung itsura, halimbawa, no, mukhang healthy, no, may malaking posibilidad na may Brontispa yan sa loob, or kung wala man, may itlog ni Brontispa at pwede nyong madala to sa farm ninyo pag ito'y tinanim nyo na sa inyong lugar. Kaya umiwas po tayo sa
mga seedlings na nakita nyo ng may itim-itim na ganito. Okay? Hindi lang po maliliit na nyog yung kayang atakihin ni Bruntis pa. No? Kahit ito pong ganito, malalaki na. No? May bunga na. Kaya atakihin pa rin yan ni Bruntis pa. No? May halimbawa po tayo dito. No? May mga bunga na yung nasa paligid niya. Ito po ay nag-stunted yung growth. Hindi tumubo ng maayos. Isa pong dahilan ay yung matinding pagka-atake ng Bruntis pa sa mga dahon niya. Akala nyo lang po healthy yung tanim. No? Titingnan ninyo. Pero po, no, yung mga dahon niya sa gitna, makikita nyo itim-itim. No? So, problema po talaga si Bruntis pa. No? Ayan. As long as mayroong mga bata na, no, new bagong shoots na dahon, bagong tubong dahon, aatakihin po yan ni Bruntis pa. So kami dito, kahit matataas na ganito, hanggat kaya pang isprayan, inisprayan namin dyan sa gitna na parte ng niyog, no? Hanggang kahit papano po ma-prevent at walang Bruntis pa na tutubo or dumami sa dahon. Eh, matindi po kasi yung epekto pag natamaan ng Bruntis pa. Nahuhulog po yung mga bunga ng ating nyog pag natatamaan po ni Bruntis pa. No? Kasi yung dahon sa taas isira na po at nakaka-apekto po yun sa photosynthetic activity ng ating nyog. Okay? So ayan, no? Yung mga itim-itim. Yan po, hindi naman makita kasi medyo maliwanag pa, no? Pero pag nakita nyong may itim-itim, lalo na sa gitnang parte, yung mga batang shoots ng inyong nyog, eh malamang po Bruntis pa yan. So sabi po natin kanina, no? Na lahat ng nyog eh tinatamaan ng Bruntis pa. Kahit po ganito nakalaki, no? At makikita nyo yan. Ayan. Yan po ang tama ng Bruntis pa, no? So dito po sa dahon na hindi pa nag-open, dito po yan sila papasok. Ayun, no? So makikita po ninyo, sunog na po yung dahon nito, no? At ito po ay nakakasira ng nyog natin kasi pag open po nito, isira na po yung dahon na to. So hindi na po ito makakatulong ng maayos sa pag-produce ng pagkain ng ating puno. Kasi nga sira na po eh, di ba? Hindi na po maganda yung dahon. Wala na pong maayos na photosynthetic activity na mangyayari sa dahon. At hindi na siya makakapagbigay ng magandang nutrients para sa ating tanim at para tumubo ito ng maayos. Ayan o, klaro naman po. Sunog po yung dahon. Sunog po yan, hindi yan green. O yan po dito green na banda. No? So ito po yung na-sprayan na namin, no? Pero kailangan pang dublihan ng spray kasi problema talaga po si Bruntis pa. May naitanim po kami dito ng mga nyog. Almost 1 year na, no? Pero yun nga lang, tinamaan po ng Bruntis pa. Na-sprayan na po namin, no? Nakikita nyo naman po, dahil tinamaan ng Bruntis pa, stunted po yung growth. Hindi maayos yung pagtubo. Okay? Kahit po yung nandito. Sunog po kasi yung dahon. Hindi po chemical ang pumapatay nito. Ang may gawa nito. Ito po yung Bruntis pa. Okay? Kahit po dito. Ayan, lumalabas na yung medyo healthy na dahon, no? Kasi na-sprayan. Now, pag kagaya po nito na hindi masyado severe yung tama ng Bruntis pa, recovery niya is nasa 3 months, no? Kasi itong mga bagong dahon na to, tutubo to, and then
At least kailangan pa ng dalawang dahon na healthy para makatulong sa pagbigay ng nutrients sa puno. Pero kung papabayaan nyo naman, o papabayaan natin, after natin na sprayan, takiin ulit siya ng bruntispa, babagal ulit yung growth niya at magiging stunted kasi may bruntispa na naman. So, peste talaga yung bruntispa. Ito naman po ay halimbawa ng miyog na severe yung tama ng bruntispa. Nasunog po yung dahon dito, no? At kahit ito po, kakatubo pa lang, although na-spirehan na namin, napaka-stunted na po ng growth niya. Ito, wala na pong dahon to. Itong mga dahon dito, mahina na rin po. Sunog-sunog na. So, yan na dahon na yan, hindi naman po makakatulong ng maayos yan sa pagbigay ng nutrients sa tanim. No? Dito rin po, severe din po ang tama ng bruntispa. Sunog-sunog. Hindi po to grasshopper. Sunog na lang talaga sa kagat ni bruntispa. Ayan, sunog. So, may lumalabas po na bago. At ayan po naman, nakita ninyo. Andyan na naman po si bruntispa. No? Ayan siya. Ayan. So, pag ganyan po, kailangan nating isprayan pag nakita natin. Or, kasi nakita, patay na kasi na-sprayan namin to . Ayan pong itsura ni bruntispa pag patay na. No, ma-sprayan na kasi to . Akala ko buhay pa. Teka lang po. Ayan. Ayan po itsura niya. Sobrang dumi po ng palad ko. Pasensya na. Pero yan po si bruntispa. Patay na nga lang. Na-sprayan na kasi to. So, sobrang liit po. Pero yung damage niya po ay napaka-severe. Lalong-lalo na po pagpapabayaan natin. Pag nangitlog po ito, no? Yung kanyang larva, no? Yung uod, at pati po siya, dito po magtatago sa bagong dahon. Kasi ito yung pinakamalambot. Ito po'y isasak nila, no? Matamis po para sa kanila to. Kakainin nila yung nutrients, yung juice na mayroon dito, isasak nila. Kaya yan pong resulta, sunog-sunog yung dahon. Pag ito pong severe na tinamaan, aabutin po tayo ng 6 months bago po fully recovered tong ating alaga. No? Yan, kagaya po dito. Yan. So, ayan po si bruntispa. No? Patay na po ito kasi na-sprayan. Yan po yung epekto niya. At pag ganito po, kailangan siguro ng mga 6 na buwan pa bago makarecover. No? At kung papabayaan ulit natin, hindi na talaga makarecover. No? So, yan. So, ganito rin po sa kabila. No? Yung nag-iisang dahon na yan po, putol-putol pa kasi sa tama ni bruntispa, hindi po yan enough, no, para magbigay ng nutrients sa puno. Kailangan spray po. So, ganun po kasi severe yung epekto nitong bruntispa na ito. Kaya po habang bata pa po yung nyug ninyo, silipin nyo po. Kasi baka later, ayon naman sumi, baka later po, sisisihin nyo yung farmer na binilan nyo ng nyug o sisisihin nyo yung seller na binilan nyo ng nyug, no? Siguro, pwede rin, no, na dahil sa binhi niya, hindi niya na-sprayan, may bruntispa. Pero kayo po mismo, kaya nyo pong gawin niya na i-control yung bruntispa sa niyugan nyo. So, sana po kontrolin ninyo. Ito po ay halimbawa ng isang seedlings, no, ng niyog na tinamaan ng bruntispa. May itim-itim ang dahon, lalo na dito sa gitna. Pero ipapakita ko lang po yung relationship nitong damo na to. Si cover crop, yung inyong niyog, at itong si bruntispa. At ang magiging resulta po kasi nito ay pagkamatay ng inyong niyog. Pag pinabayaan nyo na hindi malinis yung area nyo, gagawa na lang tayo ng separate video dito. Ano? Gagapangan po yan itong damo na to. Okay? At ang gagawin niya, iipitin niya yung dahon dito sa gitna.
Gaya po nito. Ngayon, kung may bruntis pa po dito, eh napakagandang lugar po yan para tirhan nila. No? So, dalawang factor na ang mangyayari. May bruntis pa sa gitna, may damo. Kung papabayaan po natin ganito to, ang mangyayari, mamamatay po yung inyong seedling ng niyog. So, nandito na po tayo sa taas. Galing doon sa baba. At meron po tayong niyog dito. May tinanim. At ini-sprayan din po natin ng insecticide. Ang cycle po, no, yung frequency na pag-spray natin is, so para sure po at para sigurado, ang gagawin po natin eh, mag-i-spray tayo 3 days interval. So dalawang beses po yun, no? Una yung spray, and then after 3 days, spray kayo. At pagkatapos po eh, pwede na po every 7 days, no? And then tingnan kung may bruntis pa din, no? Pwede pong manual yung sisilipin dito sa gitna ng inyong niyog kung nandun pa rin yung insekto. Kung wala na, regular nyo pa rin i-check kung meron, at mag-spray po kayo. Hindi naman po ano, no, sobrang layo yung kayang ilipad ni bruntis pa kahit insekto siya. Kaya mabagal yung pagkalat. So, ang pinaka-best na ano po, para hindi magkaroon ng bruntis pa yung inyong mga niyog, eh doon po sa binilhan nyo nitong seedlings, siguraduhin nyo po na inaalagaan nila sa nursery nila yung niyog. Iwasan po natin yung bibili tayo ng niyog, no, doon na pinupulot lang sa puno ng niyog, no, na hindi naaalagaan. Siguraduhin po natin na nasa nursery at regular po nilang ini-spray ng insecticide para wala pong bruntis pa. Pero mas mainam, para mas sigurado, before po talaga kayo magtanim, no, ng niyog, isprayan nyo po muna, no, ng insecticide, para po mapatay yung bruntis pa na nandito, no? At pagkatapos, i-inspection nyo ulit, and then spray po kayo ulit, no? Hanggang po wala kayong makitang insekto sa bawat puno, no? Napaka matindi po yung epekto ng bruntis pa sa niyog natin, no? Nakita nyo po sa sample natin kanina. So ayan, galing na tayo dun sa taas at pababa na tayo. Tapos na dating i-spray individually, no? Sumisikat na yung araw. Hindi po ordinaryong problema si bruntis pa, no? Sa nakita nyo po, sa pinakita ko sa mga halimbawa sa inyo, hindi po siya ordinaryong problema lang at ordinaryong insekto lang sa ating mga niyog. Kaya dapat po, as early as possible, habang maliliit pa, kung kaya nyong kontrolin, ay kontrolin nyo na po. Patayin nyo na kaagad. Hindi naman grabe yung pagkalat niya, no? Pero delikado po siya pag sobrang dami na rin, no? Kasi papatayin niya talaga tong niyog natin. Gagawa na lang tayo ng video nung combination ni bruntis pa at ni damo, no? At kung ano yung magiging matinding sanhi nito sa ating mga alagang niyog, no? At kung bakit nagtataka yung ilan, no, na nagtanim ng niyog na sabing dwarf daw at 3 years mamunga na, eh bakit daw 3 years na wala pa ring bunga. So gagawa na lang natin ang separate na video yon. So again, ito po yung ginagawa natin para i-document itong natanim natin dito at pakita kung paano natin inaalagaan yung mga itinanim nating dwarf. Kasali na rin doon yung i-try natin talaga, no, kung kaya ba na mapabunga natin si dwarf within 3 years kung talagang aalagaan natin. Okay, so maraming salamat sa panonood. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa, sana po mag-subscribe kayo para po sa mga karagdagang video pa na gagawin ko dito sa itinanim ko na niyog na nandito sa ating area. Maraming salamat.